26 na taon nang nakalilipas, nagsimula ang unang vigil overnight ng Soldiers of Christ. Mula sa 10 katao, unti-unting lumago at ngayon nga, nakarating na rin ito sa malalayong lugar. Ipinagdiriwang namin ang 26 na taong anibersaryo ng vigil overnight nitong nakaraang Lunes, 2 ng Abril. Pinasimulan ito ng banal na misa na pinangunahan ng lubhang kagalang-galang Deogracias Iñiguez, Obispo ng Caloocan. Maaga pa lang ay nagdatingan na ang mga sundalo ni Kristo mula sa malalayong lugar. Bakas sa kanilang mga mukha ang kagalakan. Ang bawat grupo ay nagdala ng pagkain upang kanilang mapagsalu-saluhan at naibahagi sa mga kapatiran. Tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit sa bawat isa ang nagdulot ng katagumpayan sa gabing iyon. Mga papuring nagbigay ng kalakasan at pag-asa. Maraming gumaling. Maraming nakadama ng katiwasayan ng kanilang puso't isipan. Lalo't higit, umuwi silang taglay ang kaligayahan at pag-asa na hatid ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito ang panawagan ng ating Panginoon na tayo ay magbalik loob at talikdan ang ating mga maling ginawa. Isang hamon na sa ating lahat na dapat nating harapin sa tulong, gabay at patnubay ni Jesus na ating dakilang tagapagligtas. Makasalanan, sobrang makasalanan. Mandaraya po ako. Para lang po masunod ko yung aking pangarap na makarating sa iba't ibang lugar. Hindi po, tumasakay po ako ng jeep, hindi po ako nagbabayad. Nagwa 1-2-3 po ako. Yung pong pagiging swapang, maharimunan. Dahil sa kahirapan. Pangatlo pa pong kasalanan ko, yung abortion. Natakot po ako sa, hindi po ako natakot kay Lord. Natakot ako sa galit ng tao. Sa principal po namin, teacher po ako. Nagagalit po ang principal dahil lagi akong buntis, lagi ako nanganganak. Napapabayaan yung banga mag-aaral. Kaya ginawa ko po yung paglaglag. Nagpunta ako kung saan-saan para makapaglaglag lang ng bata sa sinapupunan ko. Sa bawat kasalanan po, may katapat na kaparusahan. Ito po ang binigay sa akin ni Lord, nakapag-asawa po ako ng irresponsabling asawa. Di nagbibigay ng sahod. Nawala pa po ng 7 taon. Kaya ako po ang nagpalaki sa 6 na anak ko. So dahil sa tulong ni Lord, mga pagpapala na po, ito po ang maganda. Sana po maganap sa inyo. Tapos ng pag-aaral ang 6 kong anak, niloob ni Lord na makarating yung 4 kong anak. 4 na anak sa abroad, pero mo 4. Nanalangin po kami kay Lord. Taimtim, ha? Dalangin ng isang matuwid na tao. Kailangan po dapat tayo matuwid. Ha, mangumpisan, alisin po natin mga pangit sa ating ugali. So sa panalangin din po na walang pag-aalinlangan. Habang nananalangin kayo, isipin nyo, nandyan na. Huwag kayong mag-aalinlangan. Naku, baka. Sabihin nyo, andyan na, dumarating na, papunta na sa kanya. Kaya dahil sa panalangin din pong may yung makikipagkasundo, covenant. Kailangan po pagka humihiling kayo, magkikipag-covenant kay Kelo. Ang covenant ko po sa akin po, 3 consecutive Sunday, kasi bihira po ako makadalo dito dahil nga po, ngayon po, talagang marami pong gawain ng teacher, mga grade, mga Form 137. Pero ang covenant ko po, 3 consecutive Sunday. Kahit iniiwan ko po yung gawain na yan. At talaga pong himala ng Diyos, natatapos ko po yung gawain na yon. Kaya maraming maraming salamat po. Sana po, lagi tayong kumapit kay Lord. Isipin lang po natin si Lord, nananalangin na tayo. Alam niyo po, yung mga datihan, alam na yung sharing ko dahil ako nga yung nagdamdam lang
Yung pagdaramdam ay hindi dapat siya sa isang tao, bagamat nababasa natin sa Bible, naalis niyong galit po at sama ng loob ay nangyari po sa akin yan nung 10 taon na ako rito. Doon ako tines ni Lord. Yun naman pagdaramdam ko, eh, sabi ko, pinatawad ko na ganun. Pero umalis po ako. At nga po, alam niyo naman, napunta ako sa isang gawain ding Katoliko. 3 months pa lang ako nawawala rito. Alam na po nangyari sa akin. Yun po, nagkaroon agad ako ng karamdaman na ako'y umalis dito. At marami pang sakit ang dumating. Siyempre, pagka may sakit ka, siyempre, nandun yung pagpadoktor mo. Nag-round trip po ako ng ospital. At sa kahuli-huli, siyempre, sa bawat ospital na pupuntahan mo, ano kukunin sa'yo? Siyempre po, dugo. Panay dugo ang kinukuha sa akin. At ang nangyari nga ay, sa kakukuha ng dugo, eh, nangayayat ako ng nangayayat at lalong lumala ang aking karamdaman. Siyempre, magtatanong ka sa Panginoon, tapat kang lingkod mo, lahat ng oras binigay ko sa'yo. Nagpakatapat ako sa'yo, lahat ibinigay ko sa'yo. Sabi nga, time, talent, treasure. Yun nga po, nung ako hindi ko na kaya, totoo po, inabot ko po yung ako ay nagbili na sa mga minamahal ko sa buhay dahil siyempre, napupun akong papanaw na ako. Kaya sabi ko, yung kamatayan, nangyari na din sa akin yan. Pero napakabuti at napakabait ng Diyos. Dito po sa community na Soldiers of Christ, tinataas ko po si Lord. Tinataas ko si Mother Mary. Nung ako ay pumayag na, sabi ko, decided na po akong bumalik kasi gusto ko pa rin mabuhay. Alam niyo po, sabi ko, Lord, kung maaari po, Ama, kung bubuhayin mo ko, sige, okay lang po. Yung gusto mo, gagawin ko, babalik ako sa community ng Soldiers of Christ. Amen? Binabalik po ako, sabi ko sa mga doktor kinabukasan, sabi ko sa asawa ko, tanggalin lahat kasi po ang dami nakasabit sa katawan ko. Tanggalin lahat yan. Sabi ko, tanggalin lahat yan. At ako ay decide na babalik sa community ng Soldiers of Christ. Yun po, yung tatlong sinabi niya sa akin nung ako'y nasa ospital, na sinabi niya sa akin, anak, pagagalingin kita. Pagagalingin kita, pagagalingin kita, anak. Sundin mo yung aking kalooban. Yun po, tatlong overnight vigil, nagkaroon ako muli ng ganang pagkain. Tuloy-tuloy po yun, magpahanggang ngayon. Salamat sa biyaya at awa ng Panginoon. Ako po'y buhay pa. Amen? Ezekias, 15 years. Ako po, 17 years nang binibigyan ng Panginoon ng buhay. At yun nga po, nakakalungkot, nauna pa yung asawa ko sa akin. Asawang mapagmahal, nauna pa yung asawa ko. Pero okay lang, alam ko, ang asawa ko nasa piling ng ating Panginoon. Totoo po yun, huwag po kayo, may mga may sakit dito, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kausapin niyo ng heart to heart si Lord. At yung gusto ng ating Panginoon gawin niyo po, yung pag-aakay ng kaluluwa. Salamat, Ama, sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng biyaya na binigay mo sa aming mag-anak. Salamat sa buhay na apo ko. Si Jared ko, buhay na buhay. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa akin. Purihin ka, Panginoon, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen, amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let's give you a round of applause. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Jesus. 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 Jesus the King. Jesus, my Lord. Jesus, my all. Jesus, the King, my Lord. Pamuli natin dyan sa buhay. Good morning po. Hello. Hi. Hi. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, yung mga, gusto ko lang yan sa inyo, yung sinasabi ni Sister Marie, yung pag-ibig ng Diyos. Walang hanggang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig ng Panginoon, at least sa hindi nga lang tayo makadirekta dahil misa na pakabanal ng Panginoon. At iba ang kanya mga ano, iba kasi ang galaw ng lalaki pinaka, sa Diyos sa buhay, iba ang kanyang ano, kaysa sa babae. Di ba nanay? Di ba nanay, mapagmahal ang nanay, no? Paluin mo yung anak niya.
O kaya makita nagkaano, may nakita isang nanay, papaluin yung anak niya, mismo siya nagpapalo sa Bitas tenement. Nakita niya anak niya, papaluin yung kalaban, no? Siya mismo sumugod, yung ulo niya pinapalo niya. Ganun ang pagmamahal ng ina. Kaya ang Mama Mary mapagmahal sa anak niya, no? Ang Panginoon Jesus, mahal din tayo, kaya lang dadaan ka sa proseso. Ang Mama Mary, kahit may mali ka, okay na, ano? At siya na bahala, gagawa siya ng daan. Kaya nga yung ano, itong ating pinakaki, no? Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Kasi nung paman ang ating mundo, nagdaranas ng iba't ibang pagdurusa. Idulot ng mga digmaan, mga natural na kalamidad ngayon, mga climate change, iba't ibang sakit, cancer. Lahat tayo apektado. Mga biktima, mga sabay, kaibigan, mga pamilya. Nagugulong tayo lalo, halo-halo ang damdamin sa ating kalooban. Takot, galit, kawalan ng kakayahan. Takot na mapabayaan at ang kamatayan kung dumating sa atin, at po'y takot sa atin. Ang Holy Spirit ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan, physical, spiritual, o katayo sa lipunan, ang Diyos ay laging kasama natin. Ano man ang ating kalagayan, kaya hindi ho tayo iniiwan ng Diyos. Sabihin, ganun po siya, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, mapalit tayo, natutuhan natin itong mga pamaraan, paano natin iibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Iniulit ko sa inyo, wala tayong kakailang umibig sa Diyos. Kala natin, kaya-kaya natin ibigin ng Panginoon. Ang dami na tayo umibig sa Diyos. Pero nahirapan siya umibig. Minsan, bandang ulit, bumabalik ulit siya sa dati. Naka-number 3 na siya, balik na naman siya number 1. O paano nga, ang hirap ibigin ng Diyos. Pangalawa, hindi ka na makakadirekta kay Lord. Si Satanas, ang pangako niya talaga, lahat tayo ihulog sa impyerno. Kaya walang ang tao, pabalik-balik lang. Meron mga nakakalusot, siguro sa tulong ng tabag ng Diyos sa buhay. Pag sinabi niya, gusto ko maligtas ka, maliligtas ka. Iba, paano yung marami? Paano yung mga tao talagang walang kakayanan? Wala pang relasyon sa Diyos sa buhay. Kaya hirap na hirap po ang tao. Kaya nga, sabi nga sa 1:3:16, walang hanggan ang pag-ibig ng Ama. Pakibasa nga sa John chapter 3, verses 16. Yan pinaka-topic po natin, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Sige, okay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Mismo anak niya, binigay niya para sa atin lahat. Sipin niyo, yung anak niya, ibinigay para lang maligtas ang tao. Kasi ang naghahari din sa atin, si Satanas, wala pong kakayanan ng taong lumabang kay Satanas. Kaya ang tao talaga, nung araw na si Jesus, hindi pa namamatay, wala pa Holy Spirit dito. Kaya tinuturo niya lang kung sino, liba, ikaw sumusunod ka, ikaw gito. Yung gusto niya lang na maano, yun ang mga taong nakakalapit sa kanya. Pero ang Holy Spirit, wala pa yun. Yung palang Holy Spirit, na lumabas na naipagtagumpayan niya nung ibigay niya mismo yung buhay niya. Kaya nung nasa balat ng lupa na siya, 'di ba, nagkatawang-tao siya. Yung pagkakatawang-tao niya, sinuot niya ang pagiging isang tao. Bagamat siya ay Diyos. Pero mo tao, Diyos. E samantalang kung kayo Diyos, hindi kayo papayag. Alam mo tao, napakahina, makasalanan, alabok, babalik-balik sa kasalanan. Masamang ugali. Pero sa kabila niyang bandang uli, hindi nalintana ng Diyos yun. Nagkatawang tao siya, para lang maligtas ang maraming nilikha. Kung tayo, no, hindi tayo papayag, halimbawa, siguro, miski sino sa inyo, sige, makakatawang ano. Ngayon, ikaw makakatawang aso ka, hindi ka papayag. Tao ka, pero papasok ka sa aso. Hello? Sabi mo, aso, baba ng aso, diyan mo kilalagay. Ganun din ang tao, mababa ang tao. Hindi nyo pala basta makukuha isang bagay. Kailangan malampasan mo mapagsubok ng Diyos sa buhay. Tapos bibigay sa iyo dahan-dahan. Ako, hindi ko naman, paano ko maililitong ganitong mga tao? Kaya ko ba ililito sa
ilapit sa Diyos sa buhay. Ako sarili ko, hindi ko rin kaya. Yung palang pamaraan yun, pag nilampasan mo ang mga pagsubok, ang Diyos pandangali, tumataas din ang rango mo. Kaya kayo, limbawa, gusto niyo tumaas ang rango niyo. Gusto niyo madinig agad kayo ng Diyos sa buhay. Kailan lumampas kayo sa mga pagsubok na ibibigay sa Diyos sa buhay? Asawa? Diyos. Pera? Diyos. Anak? Diyos. Ipanalo mo, Diyos. Sa gitna niyo. Makikita niyo po. Tataas ang rango niyo. Pakibasa mo na sa ano. Ito dito sa Awit 23:1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Palakpang pala natin sa itan ng Diyos. Aleluya, aleluya. Ito, binigay sa atin ng Diyos to. Wala akong alam. Wala naman tayong pinaka-virtue, no? Ito, nakuha ko lang to. Biglang dumating lang sa isip ko. Gawin mo yan ang pinaka-ano nyo. Tawag lang pinaka-virtue nyo, pinaka-opening nyo. Yung awit ng pastol. Ngayon, bandang uli, habang tinuturo ko itong awit ng pastol, nagagamit ko sa healing. Tapos ba dahil, naituro ko sa maraming tao. Yung mga mamamatay na, pag binanggit yung awit ng pastol, nabubuhay. Mga may sakit, gumagaling. Yung awit pala ng pastol, napakabisa. Bisa kala natin, ordinary lang, ano? Sabi niya, si Yahweh ang pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinihimlay sa mainim na pastol. Hindi siya nagkukulang. Lahat ng kailangan niyo, bibigay ng Diyos. Ganun si Yahweh, no? Walang hanggan ang pag-ibig niya. Kaya nga tayo, pagka binabanggit po natin yung si Yahweh ang aking pastol, sa lahat ng lugar, kahit sa sunog, taas niyo yung Bible niyo, tsaka sambitin yung awit ng pastol. Yung mga na-hold up. Ilang tao na na-hold up? Ilang tao na na-aksidente? Ilang tao na na-ano? Bandang ulit pagka sinasambit yun. Sa sunog lang, sambitin mo yun, taas mo yung Bible mo. Makikita mo yung sunog, lumiliko. Ang dami na po naging karanasan yun. Sa mga ano naman, sa mga hold up, tumahimik ka lang, oh. Sambitin mo yung awit ng pastol. Misa, magtataka ka, oh. Binabalik ulit sa yung mga nakuha. O kaya, misa, lalampasan ka. Sasabihin sa iyo, ano, kasama ka ata niya, ba't hindi ka nalakawan? Ba't kami lang ang kinuna, ikaw hindi? Eh, anak ako ng Diyos, sinasambit yung awit ng pastol. Kaya ako hindi nakita niyo maglanakaw, nalibre ko, dalang Diyos kasama ko. Amen? Jonas chapter 2:2-9. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nananalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dinilig mo ako. Inihulog mo ang iyong pusod ng dagat. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Ngunit mula roon, iniahon mo ako ng buhay. O Yahweh, aking Diyos, nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naaalala kita, Yahweh. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. O Yahweh, tanging tagapagligtas, ang salita ng Diyos. Alam mo natin, Diyos, sa mga tingnan niyo po yung ano, si Jonas, ayaw niya talagang sumunod kay Yahweh dahil alam niya, mahabagi si Yahweh. Isang ano lang, magbago lang ng isip ng tao, mangako lang, patatawarin ka agad ng Diyos.
alam niya na bandang uli, hindi matutuloy yung ano ni Yahweh, na gugunawin niya yung bayan ni Niebe. Kilala niya si Yahweh, mahabagin, at madali siyang maawa basta nakita niya lang, lalo na pag umiyak, subukan niyong lumuha kayo. Subukan niyong maiyak kayo. Pagka kayo may problema, lumuha kayo. Huwag niyo parang matigas pa puso niyo. Pag meron kayong kahilingan sa Diyos, iluha niyo yan. Hayaan niyo mamiyapisin yung pisngi ang mga luha niyan. At ang Diyos, doon po siya natatats. At sabayan niyo pa ng fasting, makita niyo, baka magulat na lang kayo kabukasan, yung lahat ng problema niya solved. Dahil ang Diyos ang magsosolve. Dahil ang Diyos nakabag sa mga tao. Dito nga, nagtago siya. Oh. Pero bandang huli, yun niya, nagtatago ka, muli siyang ibinalik ni Lord. Bandang huli, dahil nakita, dahil yung kanilang barko lulubog na. Sabi, mayroong malas sa tao dito. Siguro tumalikot sa Diyos niya to, kaya nagtatago to. Kaya bandang huli, nung malaman, umamin na yung, si Jonas, yung pag-amin niya, bumayang na rin siyang patapon dahil lulubog sila. Yan yung itapon siya, yan niya, na sa kabila na mapupukto na hininga niya, kinaroon po yung kanyang pagsusumamo. Nangako na siya, susunod na sa kalooban ng Diyos sa buhay. Yung pagsunod niya, kapag daka, pinatawad siya ng Diyos. At muli siyang binalik, sabi niya, susunod na po, mag-ahandog na ako sa iyo, tutupanin ko na ang pangako sa iyo, Yahweh. Tanging tagapag, iligtas mo lang ako. Kaya pag nasa panganibo tayo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, promise line, covenant. Lahat doon ang may kahilingan sa Diyos. Lahat ng gustong magbago ang buhay. Lahat ng gustong gumaling ang karamdaman taglay. Kailangan nyo po ang covenant. Kailangan nyo po ang pangako sa Diyos na buhay. Hindi pwedeng gagaling kayo nang wala kayong pangako. Ang Panginoon nag-iintay sa bawat isa, mangako kayo katulad ni Jonas, nangako siya. Ligtas mo lang ako sa dagat nito. Susunod ako sa iyo. Gagawin ko lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. Kaya tayo, kung meron man kayong kahilingan sa Diyos sa buhay, nakatuklas tayo ng paraan kay Lord, mangako kayo at ang inyong kahilingan ay didinggin ng Diyos sa buhay. Yan po yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Walang hanggang habag niya. Dakilang Ama, alam ka ba yun sa lahat? Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Pinagkalaw mo sa amin ang 26 na anibersaryo ng Vigil Overnight. Na nagsimula doon ng 10 tao lang. Ngayon kayo, Lord, libo-libo ng tao, Panginoon, na nagbibigil sa saan lugar. Kaya Ama, maraming po salamat sa pinagkalaw mo sa amin katagumpayan. Kaya Ama, sa umagang ito, Lord, nananalig kami, nananampalataya na pinagalaw mo sa amin, Panginoon, na ibigay sa amin ang banal mong mensahe, ang kamatayan ni Jesus sa krus ng kalbahan ng Golgotha, na siya'y namatay at muling nabuhay. At yung kamatayan niya, Panginoon, nagsilbindaan upang mabuksan ang aming kaisipan na sa pamagitan ng kanyang mga sakripisyo, hirap, maraming maliligtas na mga nilikha ng Diyos sa buhay na dapat sa impyerno mapunta. Ngunit dahil sa dugo at tubig na tumig, na tumulo, sumaya sa pisngi ng kalupaan, na naging daan ng kabayaran ng kasalanan ng tao sa mundo, ay naligtas kami. Salamat po, Ama, sa buhay ng buktong mong anak na aming Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan ay namatay sa krus ng kalbay ng Golgotha. At dahil sa kapangyarihan ng mga panal na makapangyari sa lahat, muli siyang nabuhay. At yung pagkabuhay niya muli, Panginoon, tala niya ang tagumpay para ibigay sa amin lahat na mahihina. Kaming lahat na nagagapi ng galaw ng katiliman. Sa ngayon, Panginoon, pinagalaw mo sa amin ang kalakasan mula sa langit na binigay mo sa mga apostol mo 2,000 taon na lumilipas. At sila lahat nagsilabas na dating naduduwag
Lahat sila manda sa malaking evangelization na ikalat ang mabuting balita ng Panginoon. At sila'y nagtagumpay. Out of 12 silang apostol, naging bilyo ng Katoliko dahil sa kanila. Salamat po, Ama. Buhay ang ibinuwis nila dahil sa pagsunod sa iyo. Kung paano ka nagbis ng buhay, ganun din po, Panginoon. Binuwisan ng mga buhay ng mga mahal mo, mga sumunod sa iyo ng buong katapangan, ng bawat kaluluwa pala, na mawawala sa mundong ito, na naglingkod sa iyo na may katapatan ang kapalit palang kaluluwa niyo, libu-libong kaluluwa ang maliligtas. Kaya, Ama, Panginoon, gawin mo kaming banal upang sa sandaling kami kukunin mo maraming kaluluwa ang maliligtas. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat po kami sapat natutuwa namin ang lim na panukala ng Diyos sa buhay. Salamat po sa buhay na yan na nagkaroon kami ng tilang apoy na siya nagbibigay sa amin ng karunungan na malaman namin ang tama't mali, at siya nagbibigay ng katapangan na siya nagpapabago ng aming kaisipan na dati hindi namin alam na kami pala ay makasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, nakilala namin aming sarili kung sino kami sa iyong harapan. At doon po ay nagbago kami lahat, hindi dahil sa gusto namin magbago, kundi ikaw ang nagpabago sa amin. Kaya salamat po, Ama. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng mga kapatid sa live stream, Lord, ipuhin mo sila. Ipagkalaw mo sa kanila ang kagalingan ng kanilang karamdaman taglay na ngayon nanonood sa iba-ibang bansa sa pamamagitan ng Facebook live stream, Panginoon. Ipagkalaw mo sa kanilang kahilingan nila. Yan din po yung mga nasa TV set na mga kapatiran namin na ngayon, Lord, masasaksyan nilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sa pamamagitan ng TV set na yan, ipapatong nila ang kanilang kamay. Ipagkakalaw mo sa kanilang kagalingan. Bubus mo ang dugo-tubig niyan, nagsisilbing cobalt laser na papatay ng mga germs, mga bakterya sa loob ng katawan nila. Halina, Espiritu Santo. Inihiling po namin lahat ito, Lord, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaluwaan. In the name of Jesus. Sabi mo, Lord, papatong namin ang iyong kamay, gagaling mo yung may sakit. At sa pangalan din ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaluwaan. Makapagpapalas kami ng masamang espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya espiritu ng kadiliman, wala ka ng karapatan para magwasak, manggulo sa lugar nito. Sa oras ito, inuutusan ka namin, itinatali, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At ngayon, Lord, ang mga tahanan ng mga kapatiran namin ay magsisimula na ang kapayapaan, kasaganahan, sabat mananalan sa kanilang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay na mula sa kalangitan. At patatawarin mo lahat ng aming mga salang taglay. Lahat na bibigay magsabi ng hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.